napakarami nilang unit na dumating. So ang daming standard and ang daming SE. And dito sa likod ko meron din napakarami. So yan. So huwag kayong magunahan, napakaraming unit na available ngayon dito sa Kawasaki, Cavite. Say na, good morning mga kamot-mot. So for today's episode, so ito yung inaabangan ng lahat, lalong-lalo na sa mga Kawasaki fan. So nandito na yung actually dalawa to, Ninja 500 SE and Standard, and yung isang naked version nito yung Z 500 SE and Standard. Yung gusto mapanood yung Ninja, so panoorin niyo lang sa ibang episode. So ito ang episode na to is for Z 500 SE and Standard. So tingnan natin yung pagkakaiba ng dalawa regarding sa mga accessories, then sa specs, then also sa price. So tara, tingnan natin. So nandito ngayon sa likod ko. Okay? So yung mga mot-mot, so this is the 2024 Z500 SE. So i-walk around ko ng konti, then tingnan din natin yung standard. So yan yung SE. And this one is the standard. So yan, sa mga yan, ano ko muna, i-highlight ko lang sa mga gustong kumuha or mag-cash, mag-installment. So ilalagay ko installment dyan. Napakarami nilang unit na dumating. So ang daming standard and ang daming SE. And dito sa likod ko meron din napakarami. So yan. So huwag kayong magunahan, napakaraming unit na available ngayon dito sa Kawasaki, Cavite. Okay, so ayun. So inahin natin tong SE. So ang pagkakaiba na itong SE, so mapapansin agad natin yung trail spray niya. So naka-highlight, nakita nyo agad yung lime green, yung mags, naka lime green or ano, trade color ng ano, trademark color ng Kawasaki. So naka meron siyang protection ng radiator, radiator cover. Then meron siyang slider. Yan. And also yung visor niya naka tinted na black. So ito meron pa ring ano, meron pa ring ready for double plate. So yan yung pagkakaiba, yung design, yung accessories na naka-installed. So yan yung pagkakaiba. So ayan, ipapasilip ko sa inyo yung standard. So yung standard ito, naka normal visor. Yan. So black mugs, walang radiator cover, then wala siyang slider. Then also yung TFT. So ito, yung panel na ito, hindi tulad nung fully naka TFT na SE. So ito. Yan. So yan ang difference ng dalawa. Ayan. So colorway ito naka ano, graphite black I think, and this one is naka gray. So may touch na lime green ng ano, ng Kawasaki trademark color. So ayan, pag-usapan natin yung specs. So ang specs nito is same lang naman. So yung specs and features ng bike, so same lang. So meron tong 451cc parallel twin liquid cool double overhead cam, 8 valves, 4 stroke, 6 speed fuel injected bike. So ayun, and meron tong 45 horsepower around 9000 rpm, and a maximum torque of 42.4 at 6000 rpm. Multiplate clutch. So ito, mapapansin natin sa front. So meron tong single disc. So hindi siya ano, yun ha, yun ang una kong ginawang video nito. Akala ko naka dual, pero ito naka single disc. Standard fork, Nissan brake caliper 2 piston. So meron tong front na 110 by 70 by 17 na tire diameter. So ang ininstalled nila ngayon is Dunlop. Naka Dunlop tires.
So sa rear, equipped din to ng 150 by 60 na Sports Max Dunlop tire by 17. So ABS 240 disc diameter. Then naka-Nissan brake 2 calipers. So yan yung equip niya. ABS. So yan. Yan yung newest unit ng Kawasaki model. So ito yung Z500. So ayun, mapapansin nyo yung Eliminator. So same lang sila ng displacement, pero yon nilabas nila as 450. Pero ito, nilabas nila as 500. So yan, i-highlight ko ulit. So ang pagkakaiba, so meron tong slider, yung SE visor na tinted na medyo mahaba. So naka-detailed yung ano, yung mags. May radiator guard. Yan. So yun ang pagkakaiba. So dito yung standard, same lang. Standard fork, tires, diameter, two piston Nissan. So same lang yung naka-equip. So pagkakaiba lang yun lang. Then the design. So yung standard, mapapansin nyo, naka-glossy siya, compared sa SE. Then ang emblem niya rito, yung ano niya, Z500, nandito sa may side pairings niya, compared dito sa standard na nasa may back part. Yan. So same lang yung ito, yung rear side naka matte, same lang ng ano, matte then the design. So pagkakaiba lang yung ano, ito no, nawala yung 500 niya rito. So ito meron yung standard. Then ito glossy tank. Then ito matte tank. So control, same lang yung control sa may hazard, turning light, high beam, passing light. Then kill switch, electric start. So same, napaka-common lang nung ano. Nilabas nila. Kung unang titingnan nyo, para siyang ano eh. Para siyang na 400 na modify. Pero pagkakaiba lang nito, binago nila yung headlight, yung design. So meron na siyang ano, mas hawig siya dun sa ano, parang pinaliit na mukha ng ZH2. So yun ang ano, yun ang ano rito, yun napapansin ko. So nagpapangit lang dito, ito lang. So the rest same na. Ayan. Ayan, shoutout muna dun sa mga crew ng ano, na gumagawa. Ayan, shoutout. Okay, so sa price, let's go sa price. So ilalagay ko installment nito sa video, pero hindi ko nababanggitin. So sa price muna tayo. So pagdating sa 2024 Z500 SE, so meron tayong 355,600 pesos yung cash nito. Pero alam ko additional ka ng around 75 para sa ano, sa 3 years registration. And this one, the standard is 329,800 pesos. So medyo maliit lang, around 30,000 yung price difference. So sa tingin ko, ako kung kukuha ko dito na sa SE, mas maganda. May slider, yung colorway, mas gusto ko compare doon sa standard. May radiator guard, may visor, then the TFT, the display. So mas maganda to compared sa standard. So ito yung pinaka na parang mas magkita natin ang ayos. So yan. So ganito siya compared sa SE. Yung SE naka full TFT na to. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. So yan, inuulit ko, napakarami ng unit na dumating dito sa Kawasaki Cavite. So yan, yung marami silang ano, standard and SE na dumating na Z500. Okay, so for further information, so pwede nyong contactin si Ma'am Erica. Ilalagay ko dyan ang number sa baba. Then, para sa full details ng installment and bank financing, kung ano pa man, contactin nyo lang dyan si Ma'am Erica sa number na lalabas sa video. Okay, so yung mga kamot-mot. So mga gusto mapanood yung Ninja 500, so panoorin nyo na lang yung next video na to. Para sa Ninja 500. Comparison ng SE and standard ng Ninja 500. Okay, so ayun mga kamot-mot. So sana may nakuha yung tips and idea regarding sa new units ng Kawasaki 2024 Z500 SE and E-Standard. Okay? So hanggang sa susunod ulit na episode. So this is Imon. See you on the road. Peace out.